mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marami ang nagdurusa. Marami ang nananahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pangapi. Kaya kayo mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Narito na pala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa inyong pagdating. Halipo kayo at sumunod kayo sa akin. Diyos ko, Chavo! Nasaan ka na? Jesus Mariusip, maghintay lang muna kayo dito. Nakakainis. Ilang taon ako nagserbisyo sa Mariusip. Ngayon inilipat ako sa isang bayan na napakawalang asal ng mga Indio. Padre, isang Indio din ang may-ari ng bahay na ito. Wala akong pakialam, Guisit. Napakatamad talaga ng mga Indio. At makasalanan pa. Hindi marunong magkumpisal. Wala na talagang pagbabago sa kalagayan ng bayan. Maaaring nasaktan niyo si Kapitan. Matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko. Wala na makakatalo sa kamangmanga ng mga Indio. Eh, Padre, ang sakit mo namang magsalita. Parang hindi mo matalik na kaibigan si Kapitan Tiago at ninong ka naman ang anak niyang si Maria Clara. Hindi ba kaibigan mo din yung lumaon na si Don Frog? Tumigil ka! Para kang kung sinong nagmamarunong. Umalis ka sa aking paningin! Aba, narito na ho ang matalik kong pinsan. At kasama niya ang si... Ah, Juan Crisostomo, I. Magsalin po. Masaya kong makilala kayong lahat. Ah, I. Sige, Crisostomo. Maiwan muna kita. Ah, Reverencia. Kaya pala si Padre Maso, ang matalik na kaibigan ng aking umaong ama, si Rafael Ibarra. Ha? Bata, tama. Ako nga si Padre Damaso. Pamanhin. Ngunit minsan hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ah, kilala mo pala si Padre Damaso. Handa na ang hapunan. Thank you.
pamasin sa inyong kulot sa buhok. Don Crisosto, ilang taon kayong nag-aral sa Europa? 7 taon po. Ah, 7 taon. Baka nakalimutan mo na ang bayang ito. Nako, baka ako nakalimutan ang bayang ito. Bata, sabihin mo nga, bakit ka pumarito? Ah, nais ko pong mas makilala ang bansa kung sinilangan. At bakit, at kung paano namatay ang aking ama. Bata, pumarito ka dito sa Pilipinas upang makilala ang bayan ito. Alam naman nating lahat na ang mga Indio ang nakatira sa lupain ito. Napakalit na bagay ang sinadya mo rito. Walang malaga dito sa bayang ito. Ebrenza, huwag kayo magsalita ng ganyan. Mayaman ng bayang Pilipinas tulad ng inang bayang Espanya. Ha? Ganito na ba ang mga binata ngayon? Nagmamarunong, walang asal, sinasagot pa ang reverensya, parang matalino magsalita. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan na yan siya dati pa, at hindi magbabago. Patawad, ngunit kailangan ko na umalis. Abay, iho, kararating mo pa lamang, at saka... Berating din si Maria Clara mamayang gabi. Tinundo na siya ni Isabel. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Ngunit, marami pa akong mga kasuhin. Babalik na ako dito bukas na bukas din. Hmm? Oh, tininde. Kayo pala yan. Ang ginulat niya ako. Hindi na may inaalaman kayo sa tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo ba sabihin sa akin? Wala pa kayong inaalaman sa pagkakaalam ko na matay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo ang nagkakamali? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra. Siya na pinagbintang ang erehe at filibustero ni Padre Damaso. Maaaring niyo ba sabihin sa akin ang buong pangyari? Kung bakit siya nakulong? Noon, mayroong isang kastilang mangmang at masamang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya ay nangungolekta, minsan siyang mapagkatuwaan ng mga bata. Imo po! Maaaring! Hindi ba hindi siya marunong magsulat? Para saan niya ang napisin dala? Hinuli ang iyong uma at ipinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niya makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala, hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Masaklap na karanasan ang dinanas ni Don Crisostomo Ibarra. Ang ama niya ay pinagbintangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngunit, hindi ang paghihiganti agad inisip ng binata. Nais niyang ipagpatuloy ang mga magagandang pangarap na kanyang ama. Ah, Clarita, ba't maganda na siguro na lumipat ka na sa Malabon? Hindi na kasi magsiservisyo sa San Diego ang ninong mo na si Padre Damaso.
Ihanda mo na ang iyong mga damit at paalam ka na sa iyong mga kaibigan. Pinsan, ano ka ba? Mas nasiyahan siya doon, lalo na kasama niya si Ibarra. Ah, tama. Tapos siya na nga pala si Crisostomo dito. Ano? Siya ba yung dalagang iyon? Clarita, nandito na si Crisostomo. Ikaw talaga, pahiyahiya ka pa. Maria Clara. Crisostomo. Nakalimutan mo na ata ako. Sigurado ako, may nakita kang ibang babae sa bansang pinintahan mo. Maraming iba naman kita makalimutan. Araw at gabi kay aking naiisip. Ikaw talaga? Hindi talaga kita nakalimutan. Natatandaan ko pa nga yung mga oras na naglalaro tayo. Noong nasa biyeteryo ako, sinasabihan ako, nakalimutan kita. Pero hindi, hindi kita nakalimutan, Crisostomo. Maria. Bukas, todos los santos na. Ito, mga bulaklak, ialay mo yan, libingan ng mga magulang mo. Crisostomo, magkita tayo sa loob ng ilang araw ha. Naasahan kita. Ah, sige Maria Clara, alis na ako. Masayang biyahe. Ano? Napakamasela naman ito. Oo nga, bagong hindi pa ata iyan. Tingnan mo nga, may mga buto at buho pa at may bahid pa ng dugo. Hindi yan natatapat sa pinuhukay. Dalawang buong araw pa lang napatay. Pinuhukay na sa akin para ipipat sa sementerya ng mga tino. Ngunit umuulan at walang ilaw. Nahirapan ako, kaya ipinapin ko lang sa ilog. Ha, ibig mo bang sabihin, ipinuhukay ang mga tao para ilibin sa makasalanang sementeryo? Oo nga, iyak na may malaking kasalanan ng taong iyon. Saan ba? Nandun po sa may malaking krus. Dito ba? Ngunit, hindi ko rito nga pumapagdadaan. Ika lamang ko at ipagtatanong ko. Alam mo ba kung saan dito ang malaking krus itiniri? Yung malaking krus, sinunod na namin iyon. Ano? Bakit niyo naman ginawa iyon? Napag-usap, napag-usapan na. Isang kabaliwan ang iyong ginawa. Ikaw! Hindi ba ikaw ang padre ng bayang ito? Walang hiya ka? Anong karapatan mo ipahukay ang bangkay ng ama ko? Binata, hindi kita maintindihan. Wala akong pinahukay dito. Huwag kang magsinungaling. Nagkamali ka sa paghukay ng bangkay ng ama ko. Nagkakamali ka. Hindi ako ang nagpahukay ng bangkay ng ama mo. Ang pinalitan kong padre, si Padre Damaso. Hindi ako makapaniwala. Patayin nga muna tayo, Christine. Kuya, magkano ba yung kinita mo ngayong buwan? 2 piso. Bakit ba? Gusto ko kasing bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Christine? Di ba 30? 2 piso ang binintang nila sa'yo? Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Ngunit, wala talaga akong ninakaw, kuya. Wala akong ninakaw. Kapag nalaman ito ni inay, natatakot ako. Ngunit wala talaga akong ninakaw, kuya. Tana, Christine. Hindi rin naman maniniwala si inay. Tana. Huwag kang mawawala ng...
hindi tama ang pagkakunod ng kampana. Kaya mag-resipin. Hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo napapayaran yung utang. Ngunit, matagalan po namin hindi nakikita ang aming inay. Pagbigyan niyo na po. Magsisinungaling ka pa? Christine! Marahil ay gutom lang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom, kaya maghanda ako ng masarap na pagkain. May pagkain ba? Nagugutom na ako. Wala na natira? Ngunit, paano mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala! Wala! Tika, nasaan na ba ang mga batang iyon? Ito pa! Pauwi na rin sila! Hindi mo ba sila hintayin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Gawawang mga anak ko! Masasayang na lamang ako ulit! Tumakas po ako sa kumbinto. Takot na takot po ako si Christine po. Bakit? Ano ba nangyari kay Christine? Nasaan siya? Hindi po siya pwede mong inay. Napindas na pagpindakan po siya kung nagnakaw. Ano? Ina mo sa kanya mabalik ko si Christine? Dahil nasa kahirap lang tayo? Saan natin mag-usta? Inay. Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Halika. Ito ang kanin at tawilis. Kumain ka, anak ko. Ngunit hindi po ako kumakain, tawilis, inay. Alam ko, anak. Naghanda ako ng ibang ulam. Kanina ngunit, dumating ang iyong ama. Dumating si Itay? Oo. Pero malis agad siya, hindi po ba? Basilio. Patawad po, inay. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Señor.
kapitan niya ng kura. Pakawalan niyo siya at huwag niyo na siyang gagambanin pa. At kung gusto ng kura na makuha ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na magdasal siya kay Sir Antonio. Umalis ka na rito! Wala lang magkakayang gobyerno sa'yo! Señorita Maria Clara, saan po ninyo gustong pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Mahal, mahal. Señor Ibarra, balang araw sa panahong kailangan ninyo ng tulong, nakahanda po akong tulungan kayo. Isa kang tunay na bayani, Ibarra! Mabuhay ka! Señor Ibarra, ikaw naman ang maglagay ng palitada sa ibabaw ng bato. Kasi siya ko po, Gobernador. Isang maling hakbang mo lamang. Ay, Jack, patay ka. Anong ibig, Ilyas?
Mag-ingat kayo, senyor. Hindi lamang itong maaaring mangyari sa inyo. Saka ko na lamang kasabihin sa inyong lahat. Sandali! Ano mangyari sa taong yan? Muntik na kayo patayin ang taong yan! Siya kayo nang nabiktima sa masama niyong binabala. Kung ganun, ako na lang magpapalibing sa taong yan. Paumanhin si Senyor Ibarra, ngunit hindi ba't pinagtangkaan niya ang iyong buhay? Oo nga, ngunit siya ang nasawi. Ano pa ba ang dapat niya matanggap? Ngunit, pinapatawad ko na siya. Ang bait-bait talaga niya. Mabuhay ka, Krisostomo Ibarra. Mahal ko, nagustuhan mo bang ipinapagawa kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Magandang tanghali, Padre Damaso. Halik kayo at samahan niyo kami sa aming hapagkainan. Hindi na lang niya ako binati sa akin pagdating. Alaga mo, tumaas na ang kanyang niya sa kanyang sarili. Nakapunta lamang siya sa Europa. Abay, akalain mo kung sino nang nasa. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lang, kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Tulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo kung isang disente, ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Kaya hindi ko na matitiis ito. Tama lamang na siya itinarosan na namatay sa kulungan. At hayang ko kayong insultuhin ako. Ngunit, huwag na huwag niyong babastusin ang alaala ng aking ama. Magpagulos, pili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Diyos? Paano nasabing siya ang alagad ng Diyos? Ang taong ito nag-atid sa aking ama sa kabiguan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa niyo pang bastusin ang alaala ng aking ama? Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Krisostomo, pakiusap, alang-alang man lamang sa akin, huwag mo saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka nakita rin ang maiguguba talagang dumadali sa taong iyan. Ang
sumayaw. Ayoko sumayaw. Baliw lang ako sa masayaw. Sabi na lang sumayaw ka. Baliw. Aray! Baliw. Aray! Ikaw ang baliw. Aray! Ikaw. Ikaw ang baliw. Ikaw ang baliw. Ikaw ang baliw. Aray! Ikaw. Ikaw ang baliw. Ikaw. Ikaw ang baliw. Ano ba itong ginagawa ko? Tumigil ka na! Hindi ka na naawa! May sira ka na rin talaga, ano? Mga gwardiya sibil! Gamutin yung maabihisan yung babae ito at bukas din dahil niyo siya sa tahanan ni Mr. Tomo Ibarra. Dunya Victorina, kayo pala. Tuloy po kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Magandang araw din sa inyo. Maupo po kayo. Mukhang may kasama yata kayo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw din sa iyo, Iyo. Kumusta na palang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pong pagbabago, Don Tiborcio. Iha, kumusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang ulo ko, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga pong napakaganda niya. Magandang araw sa iyo, Padre Damaso. Nasaan siya? Nandun po siya sa kanyang silid. Maria Clara. Padre Damaso, maraming salamat po sa pagbisita ninyo. Labis ang pong nag-alala sa iyo, Iya. Magpagaling ka agad. Opo. O sige, Iya. Magpahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso! Victorina, sino yung kasama mo? Ang totoo niyan ay kanina ko pa po siya gusto ipakilala sa inyo, Padre. Siya po si Linares, ang inanak ng inyong bayaw. Inanak ka ng aking bayaw? Ikaw na nga ba ang inanak ni Carlitos? Opo, ako na nga po, Padre. Anong siya yakot sa wakas ay nakita na kita iyo? Ako rin po, Padre. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap na mapapangasawa, Padre. Nang mapapangasawa? Madali lamang yan. Maghintay ka lamang. Thank you.
hinamon ang mayabang na alperes na yon. Mukha ba akong may laban sa kanya? Ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara at malalaman ng lahat ang tunay mong pagkatao. Inyas? Senyor Ibarra, iligtas po ninyo ang inyong sarili. Umalis na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-alsa pong magaganap at kayo ang palalabasing nagpasimuno nito. Ngunit sino nga? Hindi ko alam kung sino ang may pakanan nito, senyor. Ano ba ang dapat kong gawin? Ihanda po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin po ninyo ang mga ito. Magtungo kayo kahit saan ninyong hindi nila kayo masusundan. Alam ko pong mahirap ang basta-basta na lamang umalis sa bayang ito. Ngunit, wala na pong ibang paraan. Kung ganun, maraming salamat kaibigan. Sige po. Arestado ka! Silas na makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Ako ang dapat mong patawarin. Dahil kailangan ko nang lumayo sa lugar na ito. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ko, mag-aalinlangan ka sa akin kapag malaman mong... Nalaman kong ano? Ang tunay kong ama, ang kinasusuklaban mong si Padre Damaso. Paano? Basta, lagi mong tatandaan. Kahit nasaan ka man, ikaw lang iibigin ko, Crisostomo. Paalam, Maria Clara. Yes, saan ba tayo tutungo? Sa isang cardiac ko sa Mandaluyong, senyor. Pagkatapos? Mamumuhay kayo ng tahimik sa ibang bansa. Ako lamang? Bakit hindi mo ako samahan? At magturingan tayong parang magkapatid. Para saan pa? Para makabawi ako sa mga kasalanan ng aking mga ninuno, sa inyong pamilya at sa lahat ng tulong mo. May paparating! Magtago kayo gamit ang mga damo! Sila. Magkita na lang tayo sa loob si Buena sa kabilang putol ng iyong lolo.
ano nangyari sa iyo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Walang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. Ngunit kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung imasok ako sa inyo ni Ibarra. Sa buhay mo, patawad mo aking anak. Magmumukha na lamang ako. Umiyan ang iyong Diyos. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko? Anak niyo. Anak? Hindi kita anak! Hindi kita kilala! Nay, huwag po kayong takot sa akin! Nay, huwag po kayong matakot sa kanina. Basilio? Oo po, Inay. Ako nga po. Anak ko! Nay! Huwag niyo po ako iniwan, Inay! Inay! Bakit niyo po ako iniwan, Inay? Inay! Inay, bakit niyo po ako iniwan? Gamitin mo iyon sa iyong pinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Ang mamatay akong hindi masisilayan ang pagsikat ng araw ng aking bayan.